mga amo to squad isa pa natin gagawin. Papalitan natin ng brake pad itong harapan ng Honda Beat. Papalitan natin ng brake pad kasi wala putol na yung brake pad niya. So papakita ko sa inyo mamaya kung ano itsura ng brake pad niya pag natanggal na natin. Ayan mga amo to squad, ito o tinan nyo. Grabe putpod. Dapat ganito siya. May nakalagay na pad sa ibabaw. Pero ito lata na to eh. Ay bakal niya na to. Kaya putpod niya. Kaya tendency magpipreno ka, kakayarin niya tong disc. Yung disc ng preno. Kaya maingay. Kaya ginawa natin, pinilitan natin yung brake pad niya dito bago. Tapos pinalit, papalitan natin itong tutungalin na ito. Kasi wala tayong flower dito, pantanggal. Kaya palitan na lang ng alin para pag magtatanggal ulit sa susunod, madali lang. Mahirap kasi hanapin yung flower na yun kasi special tools yun. Ayan mga kamoto squad, nakikita nyo, ito na inilagay natin. Ito yung bago niya. Ayan, nakikita nyo naman, diba? Ayan yung bagong brake pad niya. Ngayon, minsan, diba, pudpud na, ang ginagawa, ang nakaangat na ito dito. Nakaangat na yung, ito, yung nagtutulak sa kanya para magpreno. Ngayon, pag ganun, ang gagawin nyo, ganito, ipipress nyo siya pababa. Ipipress nyo siya, basta matigas na bagay, ipipress nyo, gaganan nyo, ipipress nyo pababa. Hanggang, pag napress nyo na, ang kailangan, ganyan lang siya. Wala nang angat. Ngayon, pag nagawa nyo na yun, malalagay nyo na, ito, yung brake pad nya. Kasi, ang tendency, kapag ganun, na mangyayari, is, hindi mo malalagay ng pareho. Kasi nakaangat yung kabila. Ganyan. Ngayon, pag nilagay nyo naman to, kita nyo, nalagay natin. Kailangan ito, nakasagad yan dyan, ganyan. Yan. Ganyan siya. Yan. Ngayon, ang daya dyan, ganito. Diba nakaganyan na? Lalagay mo itong tornilyo. Lagay mo muna yan bago mo ilagay yung isa. Ito. Yan. Kasi ito may spring to itong isa eh. Yung bakal na yan. Ngayon, tulak mo siya. Yan. Kailangan bumaba siya. Ngayon, ang gagawin mo dyan, ganito. Ituturnilyo mo siya pababa. Ayan. Kita nyo naman, ganyan siya. Kailangan sagad yan lahat, sagad, para magkaroon ng spasyo para sa gitna. Ngayon, ilalagay mo siya dito, sukat mo. Kailangan yung gitna ng caliper, ng pad, ang ilalagay mo dyan. Ngayon, nakita nyo, ayaw magkano mag-shoot. Para natin gagawin. Anong gagawin natin dyan? Ngayon, itutulak natin siya dito. Pag ganyan, tutulak nyo to. Ayan o. Kailangan magsagad siya dyan pareho. Magsagad yan pareho. Yan. Ayan na, malaki na yung buka niya. Ganyan na ganyan dapat. Sagad na sagad. Ngayon, salpak na natin. O, diba? Sukat na sukat. Ganyan dapat siya. Tapos, yan, magpapalit nga tayo na ito kasi yan, no flower siya na bumilog na ngayon. Ayan, lagay mo natin temporary habang wala pa yung biniling bagong alon. So ayan, ganun magkabit at magpalit ng brake pad. Ito yung luma niya, putpod na putpod, wala ng pad. Ito yung isa pa, papudpod na rin.
Pero okay pa naman. Pero maganda yung nagpalit tayo ng bago para lahat bago. Kaysa yung isa, isa naman ang pupudurot niya. So, yun lang muna ang Moto Squad. Hanggang sa susunod na lang ulit. Ayun na nga mga ka-Moto Squad. Nakita niyo naman yung vlog natin ngayon. Inayos na rin at nagpalit tayo ng brake pad ng Honda Beat Fuel Injection. At nagbigay tayo ng tips kung paano ba magpalit at mag-troubleshoot ng master at ng caliper. Caliper yung tawag doon sa mismong holder ng brake pad na yon. Yung master is yung lalagyanan ng brake fluid. Ayan na, binigyan ko na kayo ng tip ha. Kaya subscribe na kayo at don't forget na i-share ang video na to and like na rin syempre. So hanggang sa muli na lang ulit mga Kamoto Squad. Pero shoutout muna tayo. Yan ang mga inaantay ng mga subscribers. Shoutout sa inyo kay Yon Borleo, kay Kenji Kudimbal, kay Carl Ropa, kay Kim Dizon, kay Gabriel Gonzalez. Shoutout din sa iyo, Vincent, sa may-ari ng Honda Beat na ginawa natin ngayon. Siyempre sa tatay ko, saka kila Doc Eric, Doc Erwin, kay Sir John, Sir Bong. Shoutout sa inyo. Yan kay Marco Amaro. Yan, shoutout sa inyo lahat. So kung gusto niyo ma-shoutout sa video na to at sa channel ko, mag-comment lang kayo sa baba. Then isa-shoutout po kayo kung sino mo kayo sa next vlog natin. So, bye-bye!